Mother's Day sa akin, sa ate ko, sa biyanan ko, at syempre sa mama ko. Gusto ko na i-grab yung opportunity nito para magpasalamat sa pag-aalaga mo sa amin, sa lahat ng sakripisyo, at pagmamahal na binigay mo sa amin, Ma. Thank you so much, and I love you so much. Happy Mother's Day again. Happy Mother's Day. Hey. Hey. So, I said that. Picture. I love mama. I love mom. I love mom. Happy Mother's Day. I love mom. Mom. Hi. Happy. Duka sa menu. I love mom. I love. I say mom. Happy Mother's Day. Again. We. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. One more. Two. 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 Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Come on. Happy Mother's Day. Sabi mo, Casey, Happy Mother's Day. Happy. Happy. Mother's. Day. I love you. Pillow. I love. I love mommy. I love mom. I love yo, mom. Yo, yo. Happy. 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 Again guys, Happy Mother's Day sa ating lahat. So ngayon magluto tayo ng simpleng handa natin for today's video. Ito ay ang spaghetti. So medyo budget friendly itong spaghetti na ito kasi konti sa hublong yung ilalagay natin. So first nga, naglagay ako ng mantika at ng butter sa isang kabanay. Then, inantay ko lang siya matunaw. Tapos, yung next naman natin. Sibuyas at bawang. Yan, nagkikisigisa lang natin siya. Tapos, after yan, pinagisa na natin. At medyo lindaw na lang yung sibuyas. Susunod naman natin yung bawang. And then, pag nakapagkisa tayo ng bawang at sibuyas, yung next naman natin yung giniling. By the way guys, yung giniling para na ito, napakuluan na ito kanina ng bukod. So, hindi natin masyado matagal iluto. And then, pag-iwalay-walay lang natin yung mga buko-buko. And then, yung kisa-kisa. So, yun na nga, hanhaluin lang natin. And then, medyo ipilito natin siya ng konti. After nun, mag-add na tayo ng paminta. Tapos, depende na sa inyo kung anong gano'ng karaming paminta yung ilalagay niyo. Then, salt. Yung same din, depende sa inyo kung gano'ng karami. And then, mag-add lang ako dito ng garlic powder. Tapos, next natin, yan, haluin natin siya. Hanggang sa mix lang yung nilalagay natin, yung pampalasa. Then, yan, makikita nyo na medyo dumidikit siya. Kayuhin nyo lang. Then, next naman, nag-add din ako ng beef cubes. Beef cubes yung nilagay ko kasi para mas malasa siya. Ang better sa pork. So, para medyo lasa ng beef. Kahit hindi naman yung chaga. So, ayan, pag medyo tanaw na yung cubes na nilagay natin, add na natin yung spaghetti sauce. So,
Nilagay ko yung spaghetti sauce ay isang kilo, which is yung kasama ng noodles. By the way, yung noodles nito na pala yan nasa gilid. Tapos yan, simot-simotin lang natin. Then, mag-a-add ako ng additional na spaghetti sauce para dito, para madami. So, ayun nga, maliit lang yung nilagay ko na additional. Magkaibang brand, pero para sa mga sama na sweet blend. So, pag nalagay nyo na yung spaghetti sauce, yan, haluan nyo lang para mamix siya since magkaibang brand na yun. And then, after nun, mag-add tayo ng ketchup. Itong ginamit ko dito is tomato ketchup. Pero pwede naman ng banana ketchup. So, bali, nag-add din ako dito ng konting toyo, pandagdag kulay. As in, konti lang naman siya. And then, after naman, haluhaluin din natin ulit. Tapos, pag nahala na natin siya ng maigi, ang next naman ay mag-add tayo ng mushroom. Nag-add lang ako kasi meron kami mushroom dito. Pero, optional lang naman ito. So, again, haluin lang natin siya ulit. And then, maglalagay din naman ako ng condensed milk. Pwede din naman na all-purpose cream or evap. Depende sa inyo yun. Ito para din ako mag-add ng asukal. Condensed milk na lang. So, ayun, haluin lang natin ang haluin. As in, haluin natin siya para hindi masunugin sa inalim. And then, after nun, after natin siyang haluin, mag-a-at naman ako dito ng cheese. So, yung cheese na to, pampadagdag lang dito ng creaminess at saka ng lasa natin. Since patamis na nga yung sauce, tsaka nag-add pa ako ng condense. So, medyo pang balance to kasi diba ang cheese medyo maalat. So, ayun, haluin lang natin siya ulit. And then, after nun, hinaan natin yung upward. Tapos, medyo pakuluin lang natin siya. Pagkatapos nito, haluin natin ulit. And then, ayun na. Okay na siya. Ready na. So, ayun na guys. Mag-painting na kayo. Tapos, ito na yung finished product. Thank you for watching. See you next time. Bye!